Tulad po ng nakikita natin sa screen, ang Department of Education ay di umano'y meron daw pong 12,000 ghost beneficiaries sa tuition subsidy program. Ayon po dito sa photo na binabasa po natin, hindi katanggap-tanggap para kay Senator Rapi Tulfo ang paliwanag ng DepEd na bunga lamang ng clerical error ang pagkakaungkat ng ghost beneficiaries ng tuition subsidy program ng ahensya para sa mga estudyante ng pribadong eskwelahan. Hindi po ganito kalalim ang kaalaman ko rito, kaya pinanood ko po at in fact sa kanya ko po unang nalaman ito pong issue na ito. Pinanood ko po si Kakopi. Shoutout po sa kanya at i-subscribe po ninyo. Bagamat alam ko, siguro lahat kayo nakasubscribe na sa kanya sapagkat ang laki po ng kanyang subscriptions, 245,000. Samantala, tayo ay nasa 43,000 lamang. Pero kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Kakopi, i-subscribe nyo po ang isa sa mga content creator din na sumusuporta para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin si Kakopi dito, mga tol. Nabubulgar na yun ang mga kalokohan dyan sa Department of Education. Uy, DepEd, shoutout po kay Vice President Sara Duterte na kasalukuyan pong kalihim ng DepEd. Shoutout, Secretary Sara Duterte. Anong ginagawa mo dyan sa opisina mo? Bakit hanggang ngayon itong problema na napakatagal na hindi mo man lang mabigyan ng solusyon? Kung papapasokin ko rito si Epifanio Labrador, baka sabihin niya muli yung mga sinabi niya sa kanyang vlog. Tapos napanood ko rin, o bahagya ko nakita, nagtatanong pala itong si Mike Cervera na ang tanong niya, si Vice President Sara Duterte ba may boylet? Nagtatanong si Mike Cervera doon, ha? Puntahan niyo rin po yung vlog na yon ni Mike Cervera. At yung mga binibitawan po natin na issue na yan, magkakaroon po kayo ng idea kung ano po ang ibig sabihin noon. Tuloy po tayo dito po sa pakikinig kay Kakopi. Sabay ibinulgar po yan ni Senator Rapi Tulfo. Sabay may mga nagreklamo, Kakopi, na hindi nakatatanggap nitong nadi-deduct, binabayaran ng Department of Education itong subsidy para sa mga estudyante, pero hindi napupunta sa dapat kapuntahan. Sabay malaki na pala, milyones na pera na Kakopi ang nawawala sa gobyerno dyan sa Department of Education dahil sa modus na yan ng mga tiwali. Dyan. Grabe, milyones na, no? O tingnan nga natin yung press conference, press release ng Senate of the Philippines. Pero nakapost din po ito sa Facebook ng Senate of the Philippines. Basahin po natin ito, ha? March 1, 2024 pa pala ito, ni-release ng Senado. Tulpo, pinuna ang issue sa tuition subsidy program ng DepEd. Parang nakikita ko na ngayon ang mangyayaring labanan, ha, sa pagka-presidente sa darating na 2028. Pero sana yung mga unpopular na mga binebet po natin katulad ni Secretary Gibo Judoro o kaya itong si Speaker Martin Romualdez, lumahok sa darating na halala na yan sa pagkapangulo at maging popular po sila. Pero hindi mangyayari yan kung hindi po natin sisimulan. Kaya pagka may mga programa, sina Secretary Gibo Chudoro at Speaker Martin Romualdez, tulungan po natin na ipaalam po ito sa mga kapwa po natin Pilipino. Dahil ang labanan po kasi sa halalan ay popularity. Hindi na po yan maikakaila. Popularity po talaga. Kaya nga itong dalawa, si Secretary Sara Duterte at saka si Senator Rapi Tulfo, sila po yung mga leading candidate ngayon kung ang pag-uusapan ay pagkapangulo. Pero syempre, maaari pang magbago yan sa mga susunod na panahon. Depende po yan sa ating magiging participation para ipalagana po ang mga programa ng mga pinaniniwalaan po nating mas karapat-dapat na maging pangulo ng bansa at hahalili sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Tuloy ko po ang binabasa po natin dito. Dumalo si Senator Rapi Tulfo noong February 28 sa pagdinig ng Committee on Basic Education kung saan nagkaroon siya ng oportunidad na ungkatin ang reklamong idinulog sa Rapi Tulfo in Action. Kaugnay sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education or GASPE o Tuition Subsidy Program ng Department of Education. Ito, sa napanood ko kanina kay
kakopi, sinambit niya rito na ang mga mag-aaral pala sa Department of Education sa pampublikong paaralan under the Department of Education, kung may kakayahan ang mga pamilya nito ay hinihimok na i-transfer na lamang po sa pangpribadong paaralan para ang initial na layunin ay ma-decongest ito pong sobrang dami ng mga mag-aaral sa ating pampublikong paaralan. At dahil nga po nanghihimok sila, naglalaan po ang ating gobyerno, ang Department of Education, ng tulong pinansyal para po doon sa magiging tuition fee ng mga ito once transferred sa pribadong paaralan. Pero mukhang hindi po ganun ang nangyayari, sapagkat kung panonoodin po natin muli ito pong vlog ni Kakopi, pakinggan na lamang po natin para sa kanya mismo manggaling kung ano po yung nais niyang ipahatid sa atin. Sa Department of Education, ayan, maimbestigahan na yan, Kakopi. Nagpapakasasa kayo dyan. Sana bang address na itong problema na ito dyan sa DepEd. Ayan, shout out kay Vice President Sara Duterte. Nasa balita ng Senate of the Philippines. Okay, pass forward natin yung komento niya ang gusto natin marinig. Itong GASPE, Kakopi, yung program na yan. O yung tuition subsidy na programa po ng Department of Education. Paano ba nagiging modus dito, Kakopi? Alam po, ang GASPE, ito yung ano eh, gustong mag-aral sa private school, no? Binibigyan ng subsidy, ayan. Tinutulungan yan para mapababa yung tuition, no? Na babayaran nitong mag-aaral na nag-aaral sa private school, no? So, ang maganda rin ito, na didecongest mo yung public schools kasi marami na eh, di ba? Daming estudyante sa public schools eh. Sa pamamagitan itong programa na to, yung ibang mag-aaral ng public schools na i-encourage na lumipat kayo ng private school at kapalit niyan, bibigyan kayo ng subsidiya ng gobyerno. Ang problema... Yan, ang problema. Ano ang nangyayari? Tuloy natin. Sa iba na pupunta yung subsidiya na yan. Ng teteng naman, bakit sa iba na pupunta? Tuloy natin, ang binabasa po natin press statement. Matatandaan na noong February 23, 2024, ay napasugod ang grupo ng mga magulang at estudyante at inirereklamo ang St. Michael Archangel Technological Institute or ISMATI dahil hindi makapag-enroll sa kolehiyo ang mga anak nila. Hinaharang daw ang release ng school cards nila sapagkat hindi pa nakakapagbayad ang DepEd para sa kanilang tuition subsidy. Anong nangyari? May budget po dyan. Paanong hindi nakakapagbayad ng DepEd? May budget po dyan. Secretary Sara Duterte, panahon pa po iyan ng tatay ninyo. Hindi ko po sinasabing kayo ang may gawa niyan. Pero bilang secretary ng Department of Education, aba-aba naman. Dapat yan ay masolusyonan nyo na. Magdadalawang taon na po kayo dyan po sa pwesto ninyo sa Department of Education. Kung hindi nyo po kayang solusyonan yan at napeperwisyo na po ang mga kabataan po natin, bitiw-bitiw na po sa pwesto. Ha? Paanong nangyayari tuloy ngayon na kayo'y top performing and kayo yung pinakamataas ang satisfaction kung ganito may problema na hindi nyo man lang nasusolve dyan po sa Department of Education? Tuloy natin ang binabasa po natin. Sabi pa po dito, isa sa mga requirement para makapasok sa kolehiyo ay ang pagsusumite ng nasabing card. Sa panayam sa RTIA, nangako si Attorney Tara Rama, Director 3rd, Government Assistance and Subsidies Office or GASO ng DepEd, na siya mismo ang makikipag-ugnayan sa magulang ng mga naiipit na estudyante at sa mga eskwelahang kanilang papasukan para makapag-enroll sila. Kaya pinasalamatan ni Senator Rapi itong si Rama sa nasabing pagdinig sapagkat tinupad niya ang ipinangako sa kanila. Pero sa totoo lang, meron ako nababasang idol eh. Ayokong tawagin idol ito si Senator Rapi Tulpo eh. Ang idol ko, si Congressman Erwin Tulpo. Tuloy tayo. Sa naganap na hearing, ay nalaman ng komite na mayroong 12,675 na ghost beneficiaries. Ito pala yung post nitong si Sir Benji Contreras oh. Dati ghost employees ang uso sa mga government offices. Meron din daw nito sa Davao, sabi nitong si Arturo Las Cañas, yung ghost employees. Ngayon, uso sa DepEd ang mga ghost student beneficiaries
sa Senior High School Voucher Program, 12,675 to be exact. Oh, ito pala 'yon, yung sinabi ni Sir Benggi. Tuloy po natin ha. Sabi pa po dito na dapat makatanggap ng pera mula sa DepEd at umaabot na hindi dapat, I'm sorry, na hindi dapat makatanggap ng pera mula sa DepEd at umaabot sa 300 million pesos ang nawala sa gobyerno dahil dito at kasalukuyan ay humihingi ng refund ang DepEd sa mga tinatawag na ghost students. In fairness sa iyo, Secretary Sara Duterte, hindi mo ito panahon. Panahon ito ng tatay mo. Pero bilang secretary, gawan mo ng paraan yan. Ha? Magdadalawang taon ka na dyan. Wala ka pa rin resolve na nagagawa. Agad namang pinalagan ni Senator Tulfo ang depensa ng DepEd na maaaring clerical error lamang ito dahil umabot na sa libo-libo ang bilang at tila sinadya na talaga ito ng mga tiwaling eskwelahan. Kaya inirekomenda ni Senator Tulfo na dapat nakalista online ang beneficiaries ng GASPE sa kanilang website para sa transparency. Dapat lang. Alam niyo, ang anak ko, recipient po siya. Very good ang anak ko eh. Top 1 ng tatay, hindi, very proud lang ako. Matalino kasi yung anak ko. Recipient po siya ng DOST scholar at lahat ng scholar ng DOST sa batch nila nakapublish po yan sa publiko. At alam nyo ba na kapag ka scholar ka ng DOST, ikaw ay tumatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Magkano? Eh, pag binanggit ko, baka magulat po kayo sa halaga. Pero salamat at napakalaking tulong po nun sa aking anak sapagkat ang tuition fee niya sa Centro Escolar University na accredited ng DOST ay abot sa humigit kumulang 60,000 per semester. At ang ibinibigay po per semester ng DOST, sabihin ko na, ay 20,000 piso. O, diba? Tapos meron siyang monthly allowance na hindi ko na rin sasabihin ang halaga. Tingnan nyo na lang sa website ng ng DOST. Nakalagay naman po doon yon. For the sake of transparency, dapat ganun ang ginagawa ng Department of Education. Pero wala eh. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, walang ganun. At sa panahon nitong si Sara Duterte, at madadamay dito ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos pag hindi po ito ginawa ng paraan ni Sara Duterte, kaya kino-call out natin ang atensyon nitong si Sara Duterte. Ikaw, Sara Duterte, sekretary ka ng Department of Education. Pag nagka-problema dyan, puputok yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung hindi mo kayang solusyunan ang problema na yan, magbitiw ka na dyan sa pagiging sekretary ng Department of Education. Sabi pa po dito, kaya inirekomenda ni Senator Tulfo na dapat nakalista online. Okay, nabasa na natin kanina. Sa kasalukuyang panahon, ang PEAC at DepEd lamang ang nakakaalam ng listahan ng mga estudyanteng binibigyan ng tuition subsidy. Kaya prone ito sa corruption sa pamamagitan ng mga ghost beneficiaries. O baka, pwede mo namang pakinggan yung maaari mo makalaban sa pagkapangulo, Sara Duterte. I-transparent po ninyo yung listahan para makita po ng publiko kung sino-sino ba talaga ang mga beneficiaryo nito pong subsidy na ibinibigay po ng ating Department of Education. Iminungkahi rin ni Senator Tulfo ang pagsumite ng DepEd ng financial statement ng PEAC sa COA sa ngalan ng transparency. Ito'y matagal na din raw kasi hinaing ng COA mula pa noong 2017 kung saan ayaw ng PEAC na ma-audit sila ng COA. Nak ng teteng talaga, Duterte administration na naman ang may kasalanan. Tapos ngayon, happens to be na yung Department of Education Secretary, isang Duterte at walang ginagawa sa problema na ito ng Department of Education. Shout out, Secretary Sara Duterte Carpio, ha? Kasi masyadong maingay yung usapin sa basketballista eh. Hindi masyadong pinag-uusapan ito. Nagtataka ako, ang hilig talaga sa chismis ng mga Pilipino. Pero ito, dapat ito yung mas pag-usapan natin kaysa doon sa usapin sa mga sa basketballista eh.
Doon tayo mag-focus dito sa problema sa gobyerno na ito. Ngunit hindi rin natin pwedeng kalimutan. Kasi alam niyo, maisingit ko lamang ito, nagkaroon na tayo ng mga lalakero, ay hindi, ng mga babaerong pangulo. At wag naman sana magkaroon po tayo ng lalakerong pangulo. Hindi ko po sinasabi para siraan ng isang tao. Sino ba yung tinutukoy kong lalakero? Wala tayong pinapangalanan. Pero may nagtatanong. Banggitin nga natin kung sino yung nagtatanong. Puntahan nga natin yung vlog ni Mike Cervera. Kasi si Mike Cervera, nagtatanong siya rito sa vlog niya. Nakita ko lamang yung magit dito sa akin. Meron siyang vlog dito, sabi niya rito. Yan, sa kanyang live streaming. Yung thumbnail niya, ito. OMG! Nagtatanong siya. Hala, si BP Sara may boylet daw? Nagtatanong si Mike Cervera. So, bahala na kayo kung ano kasagutan nyo dyan. Pero sana, yan ay hindi natin masyadong pansinin. Pero ito, pagtuunan natin ng pansin. Kasi milyon-milyong piso po ang pinag-uusapan dito. Maliban na lamang, kung totoo yung sinabi ni Epifanio Labrador na bahagi daw po ng 125 million pesos confidential funds ay napunta sa pagbili ng gasoline station. Ewan ko kung totoo yun, ha? Nagtatanong din tayo doon. Tuloy po tayo rito sa binabasa ko. Binigyan din ni Senator Tulfo na ang dapat makinabang sa GASPE program ay ang mga totoong nangangailangan lamang dito. Sa susunod na hearing ay ipapatawag din ang mga opisyal ng eskwelahan na nakita ng COA na mayroong ghost beneficiaries at hindi nakapagbigay ng refund. Sana ipatawag niya rin si Secretary Sara Duterte para siya mismo ang sumagot, hindi yung mga secretary niya o yung hindi yung mga undersecretary niya at saka mga assistant secretary niya. Kasi napakalaking halaga po nito, mga tol. 300 million pesos po yan. At sinasabi 12,675 to be exact ang beneficiaryo na ito ng Department of Education. Tapos ganun-ganun na lamang ang sasabihin lamang ng Department of Education, clerical error. Ano nang nangyari? Anak ng teteng talaga, oh. Hay nako. Shout out. Sara Duterte Carpio, secretary. Shout out. Baka naman pwede ka na magbitiw diyan sa Department of Education. Hindi mo mabigyan ng solusyon ng mga problema. Nagtataka talaga ako sa mga survey na lumalabas, eh. No, tinatalo pa si Secretary Benhur Abalos na napakagaling sa Department of Interior and Local Government. Tapos ganito yung mababalitaan natin. O sasabihin na naman ng mga DD sheets, paninira na naman yan. Nasaan ang paninira rito? Eh, Senado na nga ang nagsasabi. Nasaan ang paninira dyan? Eh, COA na nga nagre-reklamo. Kasi ayaw silang bigyan ng mga dokumento. Ano? Yan o, ayaw i-audit. Ayaw magpa-audit ng DepEd pagdating sa PEAC. Panahon ni Rodrigo Duterte ito, by the way, mga tola. Ilinaw lang natin yan. Kaya sa mga nagsasabi dyan na matino yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, mag-isip-isip kayo. Napakaraming kontrobersiya sa panahon ng Duterte administration. At isa ito. At ngayon, sana maresolba ng kanyang anak. Pero hanggang ngayon, walang ginagawa. Inutil diyan sa Department of Education. Oh, shout out, ha? Secretary Sara Duterte, baka naman, bitiw-bitiw na sa pwesto. Maganda ba ang pwesto bilang secretary ng Department of Education? Politically favorable ba yan sa'yo? Indeed. Kasi kung ako secretary ng Department of Education, tapos meron akong pagnanais ng political advancement, ang gagawin ko lang, napakasimple. Magiging effective lamang ako na secretary ng education at yung departamento na yan, itatranslate niyan yung performance ko bilang kalihim to votes. How many teachers do we have sa public schools? Million. Kapag ka maayos ang pamumuno sa Department of Education, milyong boto kagad yun. Ilan ang pamilya nila? Ilan ang nilalaman sa loob ng pamilya nila? At least, dalawa na kagad silang mag-asawa. Kung hindi man silang mag-asawa, kung binata o dalaga yung teacher, may mga kapatid at magulang yan.
O, yung million votes, magiging 2 million, 3 million. O, paano pa yung mga kwentuhan ng kanilang mga kaibigan? Kaya alam niyo mga tol, napakagandang pwesto ng Department of Education sa panahon ngayon itong si Sara Duterte. Pero mukhang mali eh. Mukhang mali talaga kasi hindi niya nagagawa kung ano yung nararapat niyang gawin dyan sa Department of Education. O, sana pagising natin bukas, maisip na ng ating Pangulo, ay, hindi na pala dapat itong si Department of Education Secretary Sara Duterte ang nandirito. Ano? Pero hindi natin dinidiktahan at hindi rin natin pinapakiusapan dyan ang ating Pangulo. Hayaan natin na mag-decide ang Pangulo natin kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan dyan sa Department of Education. Pero we are calling the attention of Secretary Sara Duterte. Baka naman, patunayan mo po na talagang katiwa-tiwala ka na you are a top performing cabinet officials by resolving this issue. 300 million pesos po ang pinag-uusapan dito, Secretary Duterte. At malaking halaga po iyan. Hindi po iyan biro. Ano? Kung sa tingin ninyo, napakadali ng milyones na gastusin, katulad ng paggasta ng Office of the Vice President sa 125 million pesos confidential funds noong panahon ng December 2022, eh wag niyo pong itulad dito. Kasi nahihirapan na po ang mga Pilipino eh. Ha? Lahat po kami nagbabayad ng tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Eh kayo lang ang gumagasta nang wala sa ayos. Sana naman yung ibinabayad po namin tax, maibalik sa mga mamamayan ng maayos ng serbisyo publiko. Hindi yung gasta dito, gasta doon. Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, sa bagong Pilipinas, bawal na ang nang-aapi. Bawal ang gastador. Bawal ang naghahari-harian. Oh, alin ba kayo doon? Definitely gastador. Kasi yung Office of the Vice President, ginasta ang 125 million pesos confidential funds sa loob ng 11 araw lamang noong December 2022. At sana wag niyong gawin yan sa Department of Education sa kasalukuyan. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol. Baka meron po kayong apo, anak o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila. I-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.